guys. Good morning. Ngayong araw, magluluto tayo ng munggo. Kahapon pumunta ako ng palengke. May nakita ako na tinatawag namin sa Iloilo na dahon ng lupo. Ayan o, ganyan siya. So, dahil nakita, may nakita ako sa market, nag-decide ako na magluto ng munggo. Hindi ko rin alam kung ano yung Tagalog nito. Pero ito yung pinaka-well-known na leaves sa Iloilo. Pag nagluto kami ng munggo, makikita namin sa rice field. Yung ganyan siya. So, ayan na ang ating lupo leaves. After na nahiwalay ko siya dun sa mga matitigas na ugat, parang ayaw ko magtapon ng dahon niya. Kasi ang mahal. Saka hindi naman palagi taon-taon or araw-araw makikita sa market kasi kaya ayaw ko, parang ayaw ko magsayang bawat dahon niya. So, ugasan lang natin ng maayos. Ayan, so naugasan na natin ng maayos yung ating lupo leaves. Maglalagay lang ako ng at least 1 teaspoon ng baking soda para malinisan niya uli yung ating lupo leaves kasi hindi natin alam kung saang bansa ito inangkat o saang bakura ng galing, kaya kailangang malinis. Ayan, hayaan lang natin siya mga around 5 minutes. I-soak natin. So, ayan guys, ito na yung mga ingredients ng ating munggo with dahon ng lupo. So, after natin nahugasan yung dahon ng lupo, ito na yung mga iba pang kakailanganin natin. So, meron tayong ampalaya, kamatis, sibuyas, bawang, gamitin natin sa pag-isa. Meron, ito na yung munggo, pinakuluan ko na siya para lumambot. Tsaka maglalagay ako ng baboy chicharon, sitaw, meron akong chopped langka, ito na yung dahon ng lupo na nilinis natin. Maglalagay rin ako ng patis, tsaka gagamit tayo ng mantika, asin to taste, tsaka maglalagay din tayo ng kaunting tubig. Guys, umpisa na natin yung pagluluto ng ating munggo. So, nagpainit na ako ng mantika sa ating pot. Lagay lang natin yung ating garlic. Mas chunky yung kamatis kaya isunod na natin yung ating munggo. Paglagay lang ako ng tubig. Takpan natin hanggang sa kumulo. Kumukulo ng ating munggo. Susunod na natin ang ating baboy, chicharon baboy. Lagay na rin natin yung langka. Yung ating sitaw. Tsaka yung ating patis. Tapan natin uli para lumambot yung ibang gulay na nilagay natin. Yan guys, kumukulo na uli ang ating munggo. So at this point, tikman natin para malaman natin kung tama na yung lasa ng ating munggo. Para madagdagan natin ang asin kung kulang pa yung lasa niya. Magdagdag ako ng asin, guys.
Haloin lang. Try ko yung sitaw. Luto na siya. Kuluan pa natin saglit. Ayan guys, luto na ang ating sitaw. So ilalagay na natin yung ating huling gulay. Yung ampalaya natin. Tsaka yung ating loko. Yay! Kainan na! Guys, salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe my channel. Enjoy cooking. Thank you! Na natin dahil ayaw kong ma-overcook yung ating lupo lips, tsaka yung ating ampalaya. Mas masarap kasi kainin pag hindi overcook yung ampalaya natin. Ayan!